bagilat walang tiwala sa mga plano ni PBBM. Bounce. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please like the video and subscribe at i-click on notification bell para magiging updated ka sa susunod na mga video. Napareact si dating IFUGO representative at senatorial candidate Teddy Bagilat Jr. sa salitang pansamantalang pangangasiwaan ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and Department of Agriculture o DA. Mismong si PBBM ang nag-anunsyo nito sa isang impromptu press conference kahapon ng Lunes, June 20, sa BBM headquarters sa Mandaluyong City. As to agriculture, I think that the problem is severe enough that I have decided to take on their portfolio of Secretary of Agriculture, at least for now, and at least until we can reorganize the Department of Agriculture in the way that will make it ready for the next years to come. Ayon ng President-elect. Reaksyon naman ni Bagilat sa pamamagitan ng kanyang tweet nitong June 20, wow, big challenges. Sobrang mahal na abono, akyat pagsak presyo ng gulay, pababang fish production dahil sa climate change at pollution, and yung pinakamatindi, pangakong 20 peso kilo rice. Kaya sir? Tanong ni Bagilat. Matatandaan na sinabi ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pansamantalan niyang pangangasiwaan ang Department of Agriculture o DA. Marami tayong mga kailangan palitan. Marami tayong mga medyo mga iba't ibang opisina na hindi na masyadong nagagamit o kailangan ng iretol para sa post-pandemic. Dahil nga, iba na yung ating ginagawa ngayon, anang President-elect. We're going back to basics, ilang beses nyo narinig sa akin to, and we will rebuild the value chain of agriculture. That is why I thought it is important that the president take that portfolio so that not only to make it clear to everyone what a high priority we put on the agriculture sector, but also as a practical matter so that things move quickly because the events of the global economy are moving very quickly. We have to be able to respond in a properly measured way as soon as there is a situation to be addressed, so that's essentially what we discussed. This is my announcement for today. Samantala, noong April 2022, sinabi ni Marcos Jr. na magsisikap siya na mapababa ang presyo ng bigas sa kanyang administrasyon kapag siya ay nanalo bilang Pangulo. Plano niya na ibaba ang presyo ng bigas ng 20 pesos hanggang 30 pesos kada kilo. Gayunman, para magawa ito, binanggit niya na kailangan niyang pagtuunan ang masusing pag-imbentaryo ng mga ani ng palay sa bansa. Dahil sa planong ito ni PBBM, umani ito ng mga positibong komento. Sa sobrang mahal ng fertilizer at mura ang presyo ng palay pagdating ng anihan, kulang na kulang pang ipangbayad sa inutang na binhi at fertilizer. Yung binhi ng mais at abono, napakamahal. Salamat BBM. Ito po ang aming hinihintay. Kawawa ang mga maliliit na magsasaka. Kahit nagsasaka, wala nang maiwan para sa sarili nilang pagkain ng pamilya. God bless, tulungan po ninyo ang magsasaka. We love BBM Sara. Naniniwala kami sa kakayahan nyo. Yung mga magsasaka, wala nang ang subsidy, binibili pa ng mga private sector ang palay nila sa murang halaga. Tapos binibenta naman nila ng mahal sa merkado. Kaya kawawa tayo, dapat talaga napalakasin ang agrikultura para bumaba ang presyo ng pagkain. Ito ang pinakamagandang platformang narinig ko, ang mabigyan ng buhay ang mga magsasaka natin. At kung sakaling matuloy ng pababain ni Pangulong Marcos ang presyo ng bigas sa halagang 30 lang, ay ito na ang magiging tulay upang mamuhay tayong mga Pilipino ng kasaganaan. God bless Pangulong Bongbong Marcos.